ninyo kung ano itong itinuturo ko? Ito ang ilong ko. Kayo rin, meron din kayong ilong. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa kung saan ito nagmula. Ang alamat ng ilong. O, makinig kayo ah. Noong unang panahon, walang ilong ang mga tao. Meron lang malaking butas sa kanilang mukha at dito pumapasok ang hangin kapag humihinga sila. Sobrang laki ng butas na ito, kaya madaling pumapasok ang mga dumi at alikabok na nasa hangin. Dahil dito, madali silang nagkakasakit. Iyan ang parati mong maririnig sa mga tao noong unang panahon. Lagi silang inuubo at hindi sila nawawala ng sipon. Kaya humingi na sila ng tulong mula sa mga bathala sa langit. Hatsing! Mga bathala, tulungan po ninyo kami. Hatsing! Hirap na po kami. Naunawaan ang mga bathala sa langit ang problema ng mga tao. Sapagkat tulad ng mga tao, sila rin ay walang ilong. Ang dumi at alikabok ay pumapasok din sa kanilang baga, kaya sinisipon din ang mga bathala. Isang araw, nagtipon-tipon ang mga bathala. Nag-usap-usap sila. Bawat isa ay nag-isip ng paraan para hindi pumasok sa kanilang baga ang dumi at alikabok. Alam ko na! Hatsyo! Takpan natin ng panyo ang butas! Sabi ng isang bathala. Hindi! Takpan natin ng lata ang butas! Sabi pa ng isang bathala. At may isa pang bathala na nagsabing takpan na lang ng kamay ang dalawang butas. Hindi sapat ang naisip na solusyon ng mga bathala. Mahirap huminga kapag may nakataling panyo sa mukha. Mabigat masyado ang lata at di naman pwedeng nakatakip palagi ang kamay sa mukha. Maya-maya, dumating ang isang bathala. May dala siyang isang kakaibang panakip sa butas. Mga bathala, nakagawa ako ng panakip sa butas ng aking mukha. Sa loob nito ay may mga balahibong sasala sa alikabok at dumi. Tatawagin natin itong ilong. Humanga ang ibang bathala. Gagawa tayo ng ilong. Mga kapwa ko bathala, gagawa tayo ng maraming ilong. Walang sinayang na sandali ang mga bathala. Maliksi silang gumawa ng ilong. Long, lang, ling, long, lang, long. Tayo nang gumawa ng maraming ilong. Pansala ng mikrobyo at dumi ang ilong. Kanta ng mga bathala. At lumipas ang maraming sandali, handa ng lahat ng mga ilong. Tuwang-tuwang ikanabit ng mga bathala ang ilong sa kanilang mga mukha. Inihulog ng mga bathala ang mga ilong sa lupa para maikabit ng mga tao sa mukha nila. Maraming ilong ang sumabit sa sanga ng mga puno, kaya ang mga ilong ay humaba. Ang ibang ilong ay pumatak sa mga bato, kaya ang mga ilong na ito ay naging sarat. Ang ibang ilong ay pumatak sa tubig, kaya hindi nagbago ang kanilang mga hugis. Naglundagan sa tuwa ang mga tao. Abot-abot ang kanilang pasasalamat sa mga bathala. Salamat mga bathala! Salamat sa ilong na ibinigay ninyo sa amin. Sa wakas, meron na kaming ilong na sasala sa dumi at alikabok. Mula noon, ang mga tao ay nagkaroon na ng ilong. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Ang Alamat ng Ilong. Hanggang sa susunod nating kwento, paalam! Magandang araw! Alam ba ninyo kung bakit dala-dala parati ng pagong sa likod ang kanyang bahay? Narito ang isang alamat tungkol doon. Oh, makinig kayo ah! Noong unang panahon, hindi pa dala-dala ng pagong sa likod ang kanyang bahay. Sa katunayan, wala pang bahay noon si pagong.
o kahit sino sa mga hayop ng kagubatan. Ang buong gubat ang kanilang bahay, pero isang araw. Mga kapitbahay, tingnan ninyo! Ang ganda-ganda ng bago kong bahay! Malaki, makintab, at matibay! Sigaw ni Pagong. Dumaan ang naglalambitin na Matsing. Uy, Matsing! Tingnan mo ang bago kong bahay! Ang ganda, hindi ba? Pagmamalaki ni Pagong. Bahay! Pero, hindi ba ang gubat ang bahay natin? Sabi ni Matsing. Ayoko sa gubat! Madumi at malamig! Hindi katulad sa loob ng bahay! Sabi ni Pagong. Baka nga may punto ka. Pwede ko bang makita ang loob ng iyong bahay? Tanong ni Matsing. Hindi! Hindi! Ako lang ang pwedeng gumamit ng bahay na ito! Sagot ni Pagong. At umalis si Matsing na umiiling-iling. At ganun parati ang ginawa ni Pagong. Ipinagyayabang niya ang kanyang bahay sa ibang mga hayop. Ngunit ayaw naman niyang palapitin dito ang kahit sino. Kahit nga ang mga langgam ay sinubok niyang tirisin dahil lalapit dapat sa bago at makintab niyang bahay. Isang araw, tumawag ng mahalagang pagpupulong ang diyosa ng kagubatan, si Sinukuan. Dumating ang lahat ng hayop, mula sa Matsing hanggang sa lamok, mula sa kalabaw hanggang sa langgam. Pero may isang hayop na wala sa pagpupulong. Nasaan na si Pagong? Tanong ni Sinukuan. Nandun po sa tabing ilog, binabantayan ang kanyang bahay, sagot ni Matsing. Dali-daling nagpunta si Sinukuan sa tabing ilog at naroon nga si Pagong, binabantayan ang kanyang bahay. Bakit hindi ka pumunta sa pagpupulong ng mga hayop, Pagong? Tanong ni Sinukuan. Pasensya na po kayo, pero hindi ko po maiwan ang bahay ko. Baka po kasi may magnakaw nito at ng mga gamit ko. Sagot ni Pagong. Sa pagkakarinig nito, nagalit na ang diyosang si Sinukuan. Dahil mas mahalaga sa iyo ang bahay na ito kaysa sa gubat na ito o sa iyong mga kapitbahay, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo. Iwinasiwas ng diyosa ang kanyang kamay at unti-unting lumiit ang bahay ni Pagong hanggang sa sumakto ito sa kanyang katawan. Magmula noon, dinala na ng Pagong sa kanyang likod ang kanyang bahay. At dahil napakabigat ng kanyang bahay, naging mabagal din ang kanyang paggalaw. Diyan nagtatapos ang ating kwento tungkol sa Pagong at sa kanyang bahay. Oh, hanggang sa susunod na kwento ha! Paalam! Kumusta mga bata? Alam niyo ba kung ano ang bilang na ito? Ito ang bilang na 6. Marunong na ba kayong magbilang ng hanggang 6? Halika, bilangin natin ang mga bilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May kinalaman sa bilang na 6 ang kwento ko ngayon. Ito ay tungkol sa 6 na magkakaibigan. Isang umaga, nagkita-kita ang 6 na magkakaibigan upang maglaro. Naglaro sila ng habulan. Habol! Hindi mo ako matataya! Sigaw ng 5 kaibigan sa isang taya. Naglaro sila ng taguan. Tagu-taguan, maliwanag ang buwan, magbilang kong 10, nakatago na kayo, sabi ng isang taya. Habang nagtatago ang 5 pa niyang kaibigan. Naglaro sila ng tumbang preso. Isa ang tayang nagbabantay sa lata
habang ang lima ay nagbabato ng kanilang tsinelas. Masayang-masaya ang anim na magkakaibigan. Naglaro sila hanggang sumapit ang hapon. Nagbibot sila sa sapa. Naglunoy sila sa ilog. Nabubutong na ako, sabi ng isa. Uwi na tayo! Sumang-ayon naman ang lima. Pero sandali! Anim tayo nagpunta dito ah! Bilangin muna natin ang lahat para makatiyak na nandito pa rin tayong lahat at walang naligaw o nawala, sabi ng isa pang kaibigan. At binilang nga ng unang kaibigan ang kanyang mga kasama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima! Hala! May nawawalang isa! Hindi niya nabilang ang sarili niya. Kinabahan ang anim na magkakaibigan. Baka nalunod ang isa sa kanila. Binilang ng ikalawang kaibigan ang kanyang mga kasama. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. May nawawala nga. Nakalimutan rin niyang bilangin ang sarili niya. At dahil kabadong-kabado ang anim na magkakaibigan, bawat isa sa kanila ay nagbilang. Pero laging kulang ang bilang dahil hindi na isasama ang sarili nang bumibilang. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Sabay-sabay nilang sinabi na hindi binibilang ang sarili. Isa sa atin ang nalunog sa ilog. At sabay-sabay rin umiyak ang anim na magkakaibigan. Sa lakas ng iyak ng magkakaibigan, isang matanda ang lumapit sa kanila. Bakit kayo umiiyak? Tanong ng matanda. Anim po kasi kaming naglaro kanina, pero isa sa amin ang nawawala. Ngayon, lima na lang kaming natitira. Umiti ang matanda at sinabing, bibilangin ko kayo isa-isa. At binilang ng matanda ang anim na magkakaibigan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kumpleto ang anim na magkakaibigan. Salamat po at nakita niyo ang nawawala naming kasama. Ang sabi ng barkadang anim naman talaga. Pasipol-sipol ang anim na magkakaibigan. At magkakaakbay silang umuwi. Kumpletong-kumpleto. Hindi kulang ng isa. Anim talaga. At siya nagtatapos ang kwentong ang anim na magkakaibigan. Hanggang sa muli, paalam! Magandang araw mga bata! Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang mayabang na sasakyan, isang naghahari-harian sa daan. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Barumbadong Bus. Isinulat ito ni Rene O. Villanueva at may guhit ni Joan Berber. Inilimbag ito ng Adarna House. Simulan na natin. Ako ang hari ng kalsada! Sabi niya, takot ang lahat ng jeep at kotse sa kanya. Sa daan, ako ang tunay na bida! Walang kinatatakutan si Cass. Hindi siya takot sa jeep at sa kotse. Hindi rin siya takot sa taxi. Kahit sa pulis at sa pasahero, hindi rin takot si Cass. Ang bilis-bilis ng takbo ni Cass. Kaya takot na takot ang mga pasahero. Para! Para! Sabi nila. Pero humihinto lang si Cass kung saan at kailan niya gusto. Pagbaba ng mga pasahero, nervyos na nervyos sila. Dahan-dahan lang ang pagtakbo! Sabi nila kay Cass. Ngunit
hindi sila pinansin ng barumbado. Kahit pulis ay walang magawa. Ayan na, ayan na, ayan na si Kaskasero! Unaan ang lahat sa pagtakbo para iwasan ang bus na barumbado. Talagang walang magawa ang lahat kay Kas. Kahit ilang ulit siyang pagsabihan, talagang matigas ang ulo. Ako ang hari ng kalsada! Lagi niyang sinasabi, gagawin ko ang lahat ng gusto ko. Walang pinakikinggan si Kas. Dahan-dahan lang, Kaskasero! Sabi ng mga halaman sa daan. Binubahan lang sila ng usok ni Kas. Saka nagtatawang humarurot na husto. Inubo ng inubo ang mga halaman. Pero hindi man lang lumingon si Kaskasero. Sa loob-loob niya. Yan ang mabuti sa pakialamero. At muli siyang kumaripas ng takbo. Minsan, kinausap siya ni Ulap. Huwag ka namang buga ng usok. Nangitim pati ilong ni Ulap. Sa dumi ng usok, muntik na siyang maiyak. Salbahe talaga si Kaskasero! Siya ang bus na walang modo! Kahit ang buwan at ang araw ay walang magawa kay Kas. Wala siyang pinakikinggan kahit na sino. Ako ang hari ng kalsada! Ang katuwiran niya. Magagawa ko kahit anong gusto ko. Isang araw, naglasing si Kas. Inom ng inom si Kas. Pinagilan siya ng ulap at ng araw. Pero hindi nakinig si Kaskasero. Kahit lasing, naisip pa rin niyang magyabang. Kahit pa-ekis-ekis ang mga gulong, pumaspas pa rin siya sa gitna ng daan. Ako ang hari ng kalsada! Sabi niya. Saka bumusina ng bumusina! Mabilis na mabilis ang takbo ni Kas. Mabuti na lang at wala siyang sakay. Lasing ang bus na walang modo. Ang bilis-bilis ng kanyang takbo. Mas mabilis pa sa jeep. Mas mabilis pa sa taxi. Mas mabilis pa sa kotse. Pero hindi pa rin siya nasiyahan. Ang takbo'y lalo pa niyang binilisan. Nabangga si Kas. Bali-bali ang bakal at ang tubo. Wasak ang makina at baluktot ang tambutso. Parang napisang lata si Kaskasero. Hindi na ulit nakalabas ng daan si Kaskasero. Siya ay itinapon sa tambakan ng mga lumang sasakyan. Doon sa libingan ng mga walang modo. Hindi na makapagyabang si Kaskasero. Dito nagtatapos ang ating kwentong Ang Barumbalong Bus. Isinulat ito ni Rene O. Villanueva at may guhit ni Joan Bereber-Gando. Inilimbag ito ng Adarna House. O, tandaan ninyo mga bata, hindi maganda ang maging masyadong mayabang. Kaya't hanggang sa susunod nating kwento, paalam! Magandang umaga, mga bata! Meron ba kayong hardin sa inyong mga bahay? O kaya, nakapunta ka na ba sa isang hardin? Ang kwento ko ngayon ay tungkol sa isang batang babae na may hardin. Ang pamagat nito ay Ang Bisita sa Hardin ni Emily. Mahilig si Emily panoorin ang mga bituin. Isang gabi, habang
nakasilip sa kanyang bintana, napansin ni Emily ang isang bituin na naglabas ng liwanag at pumasok ito sa kanyang silid. Ang liwanag na ito ay naging isang batang lalaki na kasing taas ni Emily na may gininto ang buhok at kulay tsokolating mata. Naalala rin ni Emily ang labanos nila sa hardin sa kutis ng bata. Huwag kang matakot! Agad na sabi ng panauhin niya. Ako isang manlilakbay mula sa isang bituin na iyong tinitignan. Pakilala nito at nagpakilala rin si Emily. Bakit ka nandito? Tanong niya sa bagong dating. Nag-iipon ako ng iba't ibang magagandang bagay mula sa iba't ibang planetang pinupuntahan ko. May magandang bagay ba rito? Dinala ni Emily ang batang lalaki sa kanilang hardin at ipinakita ang kanyang paboritong halaman dito. Itong magandang puno ng avocado. Inilabas ng kanyang bisita ang isang nagniningning na papel at panulat. Iginuhit ang puno ng avocado at nagsulat. Puno ng avocado, mataas at kulay kayumanggi at berde. Paglalarawan ng batang bisita. Parang may kulang, sabi niya pagkatapos magsulat. Alam ko na! Hinawakan niya ang kamay ng lalaking bisita at idinikit ito sa puno. Kulang ng detalye. Ngayon, sabihin mo, anong pakiramdam ng katawan ng puno? Hinaplos ng matagal ng lalaki ang katawan ng puno. Magaspang! Magaspang ang kayumangging katawan ng puno ng avocado. Dagdagan pa natin! Umakyat siya sa puno ng avocado. Sinundan siya ng kanyang bisita galing sa tala. Hinaplos nila at inamoy ang dahon at natuklasan nila na mabango ang mga ito. Mabukol ang naglilang balat ng biluhabang avocado at mabuhangin naman ang berding dahon nito. Pinitas ni Emily ang hinog na bunga ng avocado. Bumalik sila sa kanilang bahay. Dinala ni Emily ang nabiyak na avocado at kutsara sa kanyang silid para patikman ng kanyang bisita mula sa langit. Tinikman ng lalaking bisita ang avocado. Malambot at malinamnam ang berdeng laman ng bunga ng avocado at inilagay niya ito sa kanyang papel. Alam ko na kung bakit maganda ang puno ng avocado. Ito ay napaghahatian ng magkaibigan. Matapos kumain, nagpaalam na ang batang lalaki na bisita ni Emily. Babalik na ako sa aking tahanang bituin. Maraming salamat, Emily, sa pagpapatuklas mo sa akin ang puno ng avocado. Walang anuman. Sana makabalik ka rito. Marami pang magandang bagay sa aming daigdig. At naglaho ang bisita ni Emily tulad ng pagdating nito nang muling pumasok ang liwanag sa silid niya. Kung kayo naman kaya ang sunod na bisitahin ng batang nakatira sa bituin, anong magandang bagay ang ipakikita niyo sa kanya? Natin ngayong araw ay tungkol sa datong may pinakamahabang pangalan. Siya ay si... Teka, si Dato, Pulampulan, Kulambo, Chikititoy, Mulawin, Parachi, Parabom. Ay nako, napakahaba. Aba, eh baka hindi ko matapos ang kwento kung tatapusin ko pangalan niya. Ay, nako. Ah, basta. Makinig kayo sa kwento ko, ha?
simula na naman ang pista sa kaharian ng kakao. Ngunit hindi nagsasaya ang mga tao. Alam na kasi nila kung ano ang mangyayari. Lumabas ang alalay ng dato upang sabihin ang kanyang pagdating. At ngayon, narito na ang dato pulang-pulang kulambo. Tsikit dito, mulawin para chi para boom! Hisap-sap! Palansyaw! Bago pa matapos ang pangalan ng dato, ay natapos na ang araw ng pista. Nako, ay napakahaba ng pangalan ng dato. Pinagsama-sama kasi ang pangalan ng kanyang mga ninuno. Pero dahil ang pangalan niya ay sobrang haba, kahit munting trabaho ng kaharian ay hindi magawa. Kapag may mensaherong galing sa ibang kaharian, buong araw talaga ang nauubos sa pagbanggit lang ng pangalan. Isang mensahe po para sa dato ng kaharian ng kakao kay Dato Pulampulan Kulambo Chikitito Mulawin para chi para boom kisapsap kalantiyaw aludingning amihan balita utay. Dahil ang pangalan ng dato ay sobrang haba, nakalimutan na ng mensahero ang dala niyang balita. Wala ring makapaglabas ng kanilang hinae. Hirap kasi silang sabihin ang problema nila sa dato. Sa datong napakahaba ng pangalan. Pakinggan po ninyo ang aking hinaing! O mahal na dato, pulang-pulan, kulambo, chikitito, ay mulawin, parachi, parabom, kisap-sap, kalantyaw! Aluning-ning, amihan, kalantaw-taw! Palasing-sing! Tikatik! At bago pa matapos ang pangalan ng dato, natuyo na ang palay. Naubos ang pagkain. Kawawang kaharian ng kakao. Hirap na hirap sa kanilang datong may mahabang pangalan. Naghihirap ang bayan dahil sa pangalan ko, sabi ng dato. Ano kaya ang gagawin ko? Ayoko namang itakwil ang aking pangalan. Ito ang pangalan ng aking pamilya. Isang araw, lumabas ang dato para sa isang parada. Isang bata ang tumawag sa kanya. At dahil hindi pa gaanong marunong magsalita, ito ang nasabi ng bata. Dito! Nagulat ang dato. Anong itinawag mo sa akin, munting bata? Nako, natigilan ang mga mamamayan. Akala parurusahan ang batang hindi binanggit ang napakahabang pangalan ng dato. Dato Parachibom. Dato Parachibom. Tama. Ito na nga, dumating ulit ang araw ng pista. Hinihintay ng mga tao ang pagdating ng dato. At niya! Sigaw ng kanyang alalay. Sinalubong siya ng palakpakan. Buong araw nagsaya ang mga tao dahil hindi na naubos ang oras nila sa mahabang pangalan ng dato. At yan ang kwento tungkol sa datong may pinakamahabang pangalan. Hanggang sa susunod na kwento. Paalam! Ang dilim. Sigurado ako, marami sa inyong takot sa dilim, katulad ng bida sa kwento natin ngayon. Ang kwento natin sa araw na ito ay pinamagatang Ang Kaibigan ng Dilim. Isinulat ito ni Rene O. Villanueva at guhit ni Joanne De Leon. Makinig kayo ha! Kaya na ni Anton na matulog ng mag-isa sa kanyang silid. Pero isang gabi, bigla siyang nagising. Nauuhaw siya. Gusto niyang lumabas ng silid at uminom.
pero natatakot siya sa dilim. Naramdaman siguro ng nanay niya ang pagising ni Anton. Kaya pumasok ang nanay niya sa silid. Pinuksan ng nanay ni Anton ang ilaw sa silid at biglang nawala ang dilim. Uminom si Anton ng tubig, saka muling natulog ng mahimbing. Ayaw na ayaw ni Anton sa dilim. Kahit araw, ayaw niyang pumasok sa madilim na silid na taguan ng mga lumang gamit. Kahit naroon ang isang lumang bisikleta na gustong gusto niyang sakyan. Isang araw, pinigyan si Anton ng nanay niya ng flashlight. Kapag madilim, pipindutin lang ni Anton ang flashlight. Ang lugar na tamaan ng sinag nito ay magiging maliwanag. Pumunta si Anton sa madilim na silid ng mga lumang gamit. Pinindot niya ang flashlight at ang malaking dilim ay biglang lumiit. Nakita niya ang mga lumang gamit na nakatago roon. Nakita rin niya ang lumang bisikleta ng tatay niya. Isang gabi, hawak ni Anton ang flashlight sa hardin. Inilawan niya ang mga dahon sa puno. Inilawan niya ang mga bulaklak sa bakuran. Naisip ni Anton, ano kaya huwag kong sindihan ang flashlight? Madilim, madilim na madilim. Nakiramdam si Anton. Narinig niya ang mga kuliglig. Nasanay ang mata ni Anton sa dilim. Nakakakita pa rin siya kahit sa dilim. Nakikita niya ang mga puno at ang mga dahon. Nakikita niya ang mga bulaklak. Nang tumingala si Anton, nakita niya ang maraming bituin. Nakita rin niya ang ulap at ang buwan. Masarap din pala sa dilim, sabi ni Anton. Pwede rin palang maging kaibigan ng dilim. At diyan nagtatapos ang kwento nating pinamagatang Ang Kaibigan ng Dilim. Isinulat ito ni Rene O. Villanueva at guhit ni Juan De Leon. Ayan, dapat hindi na kayo natatakot sa dilim ha? Maraming magandang pwedeng gawin sa dilim. Katulad ng maglaro ng taguan. Oh, sandali lang. Naglalaro pa kami ng mga kaibigan ko. Kumusta? Ako si Kuya Fidel. Paborito ko ang lutong adobo. Kayo din ba? At dahil dito, tungkol sa kasaysayan ng adobo ang kwento ko para sa inyo ngayong araw. Noong unang panahon, dumayo ang mga Espanyol sa Pilipinas. Nakita nilang nagluluto ang mga sinaunang Pilipino. Binababad nila sa suka at asin ang karneng baboy at manok bago lutuin. Tinanong nila ang isa sa mga Pilipino kung ano ang niluluto nila. Sagot nito, wala pa po kaming tawag dito eh. Maaari ba namin tikman? Sige po, sabi ng mga Pilipino. Nang matikman ng mga Espanyol ang niluto ng mga Pilipino, naisip nila na may kapareho itong lutuin sa kanilang bansa. Ang adobado. Ang adobado ay isang ulam kung saan binababad ang karne ng baboy sa olive oil, suka at iba pang mga pampalasa bago lutuin. Sabi ng mga Espanyol, masarap ang niluluto ninyo. Ha, halos kapareho ito ng lutuin sa bansa namin na ang tawag ay adobado. Maaari naman kaya ninyo itong tawagin adobo, hango sa lutuin sa bansa namin. Mukha pong magandang ideya yan. Wika ng mga Pilipino. Kaya tinawag nila ang lutuing karne ng baboy at manok na binababad sa suka at asin na adobo. Matapos ang maraming taon, dumating ang mga Chino sa Pilipinas. Marami silang daladalang kalakal. Tanong ng mga Pilipino, ano pong dala ninyo sa aming bansa? Ani ng mga Chino? Meron kami ditong mga tela, alahas at iba pa. Meron pa rin kaming dalang toyo na tiyak na magugustuhan ninyong sangkap sa pagluluto. Naintriga ang mga Pilipino sa toyo.
naisipan nilang tikman ito. Hmm. Aba, maalat nga po pala ang toyo. Maari natin itong gamitin sa ating lutuing adobo. Tama! Naisipan ng mga Pilipino na ipampalit ang toyo sa asin. Kung malat sa ibayong lugar ang paggamit ng toyo sa lutuing adobo, ginamit rin ang toyo sa iba pang mga lutuing. Hanggang sa kasalukuyan ay magkatambal ang suka at toyo tuwing nagluluto ng adobo. At yan ang kasaysayan ng adobo. Nagustuhan ba ninyo? Hanggang sa muli, paalam! Mahilig ba kayong kumain ng pansit? Ang kwento natin ngayong araw ay tungkol sa kung saan nagmula ang pagkain ito. Isa itong kwentong bayan mula sa China. Ang kwento ng pansit. Noong unang panahon, sa malayong kaharian ng China, ipinatawag ng emperador ang tatlong pinakamagaling na kusinero ng kaharian. Marami nang naiambag sa mundo ang China, sabi ng emperador. Mula sa sandata hanggang sa gamot, ipinatawag ko kayo dito upang mas lalong makilala ng mundo ang ating kultura. Gagantimpalaan ko ng kayamanan at katanyagan ang sinumang makatutupad sa aking hiling, ang matikman ang isang pagkaing malayo ang mararating. Nang marinig ito ng tatlong kusinero, agad silang tumakbo at bumalik sa kani-kanilang kusina. Lumipas ang ilang oras at bumalik ang unang kusinero. Dala-dala ang isang makulay na putahe sa pinilakang plato. Mahal ng emperador, ang sabi ng unang kusinero. Ito po ang handog ko. Berde, dilaw at lilang gulay mula pa sa ibang bayan kung saan walang niebe at tirik ang araw. Nilaga ko sa tubig na may asukal at talaba hanggang sa tumingkad ang kulay nila. Sigurado po akong kagigiliwan ninyo at tatanyag sa malayong lugar ang putahing ito. Tinitigan ito ng emperador, inamoy at saka tinikman. Mmm! Makulay, mabango, at masarap. Ngunit, parang may kulang. Meron pa akong hinahanap. Ngunit bago pa makapagbigay ang emperador ng hatol, dumating na ang ikalawang kusinero. Sa isang mangkok na ginto, nakalagay ang isang gininto ang pato. Mahal na emperador, ang sabi ng ikalawang kusinero. Ito po ang handog ko, ang pinakamalusog na pato ng bayan na ang pinapakain lang ay patukang dayuhan. Binanlian, sa pulot ay pinaliguan at iniluto sa hurno hanggang maging ginintuan. Tiyak na makararating ito sa ibang bayan. Tinitigan ito ng emperador. Inamoy at saka tinikman. Mmm! Matingkad! Mabango! Malinamnam! Ngunit, parang may kulang. Meron pa akong hinahanap. Ngunit bago pa makapagbigay ang emperador ng hatol, dumating na ang ikatlong kusinero. Sa isang mangkok na luwad, nandoon ang isang putahing kakaiba. Kaunting gulay na nakapatong sa dilaw na hibla? Mahal na emperador, ang sabi ng ikatlong kusinero. Ito po ang handog ko, isang simpleng lutuin ng mga magsasaka ng bayan natin. Minasang harina, hinilat pinakuluan, may konting sahog na gulay mula sa aming bakuran. Pero kusinero, tanong agad ng emperador. Ang hiling ko ay isang pagkaing malayo ang mararating. Hindi ito platong puno ng makulay na gulay o gininto ang pato. Isa lamang itong mangkok ng mahabang harina. Paano mo matatapatan ang dalawang ito? Ngumiti ang ikatlong kusinero. Mahal na emperador, kung inyong mamarapatin, ang hiniling nyo'y isang pagkaing malayo ang mararating. Tiyak akong kapag inilatag sa sahig, ni hindi makaaabot sa pinto ang makukulay na gulay o ang gininto ang pato.
Ngunit sa putahe ko, sa haba ng hibla, makararating ito sa bayang kabila. Natahimik ang emperador. Mukhang nagagalit. Ngunit ilang sandali pa'y napabunghalit ng tawa. Ha 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 ha! Tusok ka, kusinero. Tusok kang talaga. At dahil dyan, titikman kong iyong ginawa. Tinitigan ito ng emperador, inamoy at saka tinikman. Natahimik ang emperador. Mukhang naluluha. Naaalala ko noong bata pa ako, nung mahirap pa kami at simple lang ang ulam. Itong hinahanap kong kulang, ang lasa ng ating kultura at bayan. Ikaw ang nanalo, ikatlong kusinero. Ito ang pagkaing iaambag natin sa mundo. At hindi nga nagkamali nang pinili ang emperador. Malayong malayo ang narating ng simpleng putahing iyon. Naging pho sa Vietnam, ramen at soba sa Japan, pasta naman sa Europa. At syempre, dito sa Pilipinas, mas kilala natin ito sa pangalang pansit. At yan ang kwento ng pansit. Nagustuhan ba ninyo? Opo! Hanggang sa susunod na kwento, paalam!